Sa kasalukuyan, hindi pa rin tiyak kung kailan makatatawid sa Rafah border crossing sa Egypt ang libo-libong taong naiipit ng gulo sa pagitan ng Israel at Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, kasama dito ang 78 mga kababayang nagpalista para sa repatriation. Nagpapatuloy naman ang diplomatic efforts upang mabuksan ang border crossing at ma-evacuate ang lahat ng foreign passport holders kasama na ang mga Pilipino. Kapag nakatawid na sila mula sa Gaza patungo sa Egypt, inaasahang ilang araw na lang bago sila tuluyang maiuwi sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess dun sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling prioridad ng gobyerno ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Gaza na naapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ngunit ayon sa United Nations, walang progreso sa nangyayaring negosasyon hinggil sa pagbubukas ng Rafah crossing.